So bago tayo mapunta sa main topic natin, ipapaalala ko lang muna sa inyo guys na sariling opinion ko lang yung nasa listahan na ginawa ko. O ito yung tingin kong pagkasunod-sunod ng mga lakas nila. Ngayon kung hindi kayo sang-ayon, gumawa rin kayo ng sarili nyong top 6. At i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para makita ko kung magkaiba ba tayo o hindi. Anyway, as I said, top 6 nga na strongest NEN user yung ginawa ko sa listahan na to. Pero bago tayo magtungo sa ika-anim sa listahan natin, magbibigay muna ako ng special mention. Aluka Soldic. Teka, bakit nga ba hindi nakasama sa listahan natin si Aluka? Kung alam naman nating lahat na malakas siya. Well guys, si Aluka kasi wala talagang Nen ability. Ang nagpapalakas nga lang kay Aluka, ang isang katauhan niya na sumasapi sa kanya na galing sa Dark Continent. At pinangalanan nga itong Nanika. Bali naghahati nga sa iisang katawan sila Aluka at Nanika. At bata pa nga lang si Aluka nung sumapi sa kanya si Nanika. Kaya naman nagawa na rin ni Aluka na makontrol at masanay sa isa pang katauhan na meron siya. Hindi nga nasama si Nanika sa listahan natin dahil wala pang ang solid na ebidensya kung ang kapangyarihan nga talaga ni Nanika ay isang Nen ability. Anyway, ayon nga sa ilang impormasyon, posibleng dala-dala daw ni Sig Soldic ang kaluluwa ni Nanika nang umuwi ito galing sa Dark Continent. Bali nung nakita daw ni Nanika na ang pinakamahina nga daw sa pamilyang Soldic ay ang batang si Aluka, agad na natuwa ito dito. Kaya ito ang napili niyang sapian. So ano nga ba ang kapangyarihan ni Nanika? Tulad ng isang genie, kaya ngang mag-grant ng wish ni Nanika. Ang kaibahan nga lang, sa hihiling muna siya ng tatlong request. At kapag nakumpleto na to, bibigyan ka niya ng isang chance para mag-request ng kahit anong gusto mo. So kinakatakutan nga to ng pamilya ni Aluka. Dahil sa tuwing hihiling nga ang isang tao ng napakalaking bagay, mas lumalaki rin yung request ni Aluka. Tulad nga ng mga naunang request ni Aluka, which is buhatin lang siya. Pero dahil nga ang tinupad na wish ni Nanika ay bilyong pera, ang sumunod nga ng mga request ni Aluka ay naging mas brutal na. Gaya ng nirequest niya sa katulong nila na ibigay ang utak, spinal cord at liver neto, which is mahirap ng gawin. Kaya nang tanggihan ito ng katulong nila, namatay ito kasabay ng nadamay na halos 60 pang katao. Bali nung mangyari ngayon, pinakiusapan ni Killua na ang Soldic family na lang ang pwedeng humiling kay Nanika para nakokontrol ang mga hinihiling sa kanya. Anyway, kaya nga rin magpagaling ni Nanika. Kaya nang hiniling nga ni Killua na pagalingin si Gon, agad niyang napagaling ito. So kung napansin nyo nga yung time na pagalingin ni Nanika si Gon, dito lang yung scene na nakitaan natin ng aura si Aluka. Bali hindi pa nga confirm kung kay Nanika ba talaga yung aura na yon o kay Gon talaga. Pero para sa akin, ang aura na nakita natin galing mismo sa katawan ni Aluka. Dahil naubos na nga yung aura ni Gon nang mag-transform ito, diba? Pero oo, posibleng hinigop din ng katawan ni Aluka ang natitirang aura ni Gon kapalit ng pagpapagaling dito. Kaya guys, kung makonfirm man ni Yoshiro na ang kakayanan talaga na taglay ni Nanika ay isang Nen ability, panigurado, masasama na siya sa listahan natin. At posible na mataas pa ang magiging ranking neto. Possible na baka maging number 2 or number 1 pa siya sa listahan natin, diba? Anyway, mapunta na tayo sa top 6 natin. Ang ika-anim nga sa ating listahan ay si Jing Prix, ang tatay ni Gon at ang pinakamalakas at matalinong hunter na hinahangaan ni Netero. Pati na rin ang ibang hunter. So ang Nen ability nga ni Jing ay wala pang malinaw na paliwanag. Pero dahil nga sa mga pinakita niyang ability, tulad ng pagkopya ng ability ni Leorio na remote punch at ang pacing bullets, ay inilagay siya ng karamihan sa type of Nen na emitter or enhancer. May teori nga na kumakalat na si Ging daw ay isang time traveler o may kakayanan siyang gumamit ng chronokinesis. Sa mga hindi nakakaalam, itong chronokinesis nga, isang ability na nakakapag-control ng oras. Bali may mga pruweba nga na nagsasabing kayang kontrolin ni Ging ang oras. Isa na nga sa pruweba dyan, yung sigurado siyang makakarating si Gon sa Grid Island. At nung pinaghanda niya si Beans para sa mangyayaring chairman election, nagawa rin makopya ni Ging ang ability ni Leorio sa loob lamang ng 2 oras.
So ayon kay Mr. Wing, inabanggit niya sa manga na aabutin daw ng mahigit sa 10 taon bago matapos ang pagsasanay para magaya lang ang Nen ability ng iba. Pero ayon nga kay Ging, kailangan niya lamang na maramdaman at masaksihan mismo ang isang Nen ability para makopya niya na kagad to. Bali ang bawat Nen nga ay posibleng makopya o magaya. Ngunit kakailanganin ng matinding pagsasanay at oras para magawa to, kagaya ng ginawa ni Netero, kung saan inabot nga siya ng halos 100 taon para lang makamit ang kapangyarihan na meron siya ngayon. Anyway, dahil nga sa hindi pa rin natin nakikita yung full capabilities ng lakas netong si Ging, inilagay ko muna siya dito sa 6 sa listahan natin. Ang 5 naman sa ating listahan ay si Zeno Soldic, ang lolo ni Killua at ang kaibigan ni Netero. Bukod nga sa matalino, isa rin siyang professional assassin at skilled Nen user na transmuter. Kinikilala siya bilang isa sa pinakamalakas at magaling pagdating sa paggamit ng Nen. Medyo misteryoso pa nga rin itong si Zeno. Pero ang mga ability nga na pinakita niya na, hindi lang pang labanan, kung hindi pang transportation din. Ang sinasamo na dragons nga ni Zeno ay may 3 ability. Una na nga dyan yung dragon head, kung saan ginagamit niya to para sa pag-atake at pang-transportation na rin. Bali ito rin ang nag-a-activate ng Dragon Lance na maaaring makontrol ni Zeno at ipagawa ang kahit anong atake. At ang 3 naman ang Dragon Dive na ginamit ni Zeno sa Chimera Ant Arc. Ito ay klase ng ability na kung saan ang dragon ay lilipad ng sobrang taas at magpipira-piraso ito bilang maliliit na dragon, o para siyang magiging palaso bago bumagsak na parang maliliit na bulalakaw na kayang sumira at makapatay kapag natamaan ka nito. Ang 4 naman sa ating listahan ay si Silva Soldic, ang tumatayong ama at leader o head ng Soldic family. Tulad nga ng iba, si Silva nga rin nakarely sa sarili niyang lakas. Di na niya kailangan ng weapons para lang manalo sa isang labanan. Si Silva nga ay isa sa mga nakitaan na natin ng tunay niyang lakas. Pero malay natin sa mga next chapters, may bago pa siyang ipakita sa ating abilidad, diba? Anyway, sa bawat laban nga ni Silva, ang kanyang Nen ability lang ang nagiging armas niya sa pekipaglaban. Kaya naman, isang suntok nga lang ang inabot ni Chito sa kanya. Ang aura naman ni Silva, kaya niyang gamitin para balutan ang buo niyang katawan. Ginawa niya na nga ito sa buong laban niya para hindi siya magalusan o maapektuhan ng anumang atake, pati na rin ng sarili niyang Nen ability. Hindi nga nagawang malaso ni Crollo si Silva, dahil agad na kontrol ni Silva ang daloy ng lason sa katawan niya. Ang Nen ability nga ni Silva ay pinaniniwala ang kayang makapatay ng isang Nen Masters na kasing galing nila Zeno at Crollo, kung mapapatamaan niya lang ito ng direkta. Naniniwala nga rin ako na may hirapan ang ibang Nen users na kalabanin itong si Silva, dahil hindi nga nauubos ang enerhiya nito, lalo pat siya nga ay isang transmuter, kung saan kaya niyang kumolekta ng napakaraming electricity at gawin itong 2 malaking orb na kayang sumira ng malaking gusali at makapatay ng 10 normal na tao pag natamaan. Dito siguro magiging magkaiba tayo ng pananaw, dahil nilagay ko nga ng mas mataas itong si Silva kesa kay Zeno. Dahil na rin sa una, sinasabi nga ng marami na mas malakas si Isa Agnetero nung kabataan niya compare sa nung time na kinalaban niya si Miriam. It means mas malakas rin itong si Zeno noon kesa ngayon na matanda na siya. At 2 naman yung kinonsider ko na si Silva nasa prime niya ngayon, at siya pa yung head ng Soldic family, kaya nilagay ko siya ng mas mataas kesa kay Zeno. Ang 3 naman sa ating listahan, ito yung pinakapaborito kong karakter dito sa Hunter x Hunter. Bali walang bias to guys ah. Siya talaga yung 3 sa listahan natin. At yung tinutukoy ko nga si Crollo, ang head ng Phantom Troop. Kinikilala nga siya ng mga spiders na pinakadelikado kung kakalabanin. Dahil once nga na mapag-aralan ni Crollo ang isang Nen ability ng user, pwede niya na tong nakawin. Kaso nga lang hindi lang yun ganun kadali, dahil may 4 nga na conditions para masil o manakaw ni Crollo ang Nen abilities ng iba. Una na nga dyan, syempre dapat makita ng actual ni Crollo ang gusto niyang nakawing Nen ability. 2, dapat magtatanong siya patungkol sa Nen na gusto niyang nakawin, at dapat sasagot sa kanya yung tinanungan niya. 3 naman, dapat mahawakan ng gusto niyang nakawan ng Nen ability yung libro niyang Bandit Secret. At ang huli, dapat magawa lahat ni Crollo yung 3 kong nabanggit sa loob lang ng 1 oras. Dahil kung hindi niya nga magagawa yon sa loob ng 1 oras, babalik na naman sa umpisa yung mga conditions para manakaw niya ang Nen ability ng iba. Pero ang magtagumpay naman si Crollo na magawa yung 4 na conditions na nabanggit ko, sobrang worth it nun.
dahil mawawala na nga sa original na Nen user yung ability na ninakaw niya. At siya na lang yung makakagawa nito. Anyway, isang ang specialist si Krollo. At nakita naman natin yung lakas netong si Krollo noong time na nakalaban niya yung mag-amang Zeno at Silva Soldic. Kaya nilagay ko ng mas mataas itong si Krollo kaysa sa kanilang dalawa. Dahil sa alam naman ni Zeno na mas malakas kaysa sa kanya itong si Krollo. Noong time na nilabanan nilang dalawa kasama ng anak niya itong si Krollo. Ang ikalawa naman sa ating listahan ay si Isaac Netero. Ang kinikilalang most powerful Nen user noong panahon niya. Doon matanda na nga itong si Netero, kinikilala pa rin siyang isa sa mga pinakamalalakas dahil si Netero nga ay nagsimulang mag-improve at magpalakas sa edad na 46 sa pamamagitan lang ng meditation at 10,000 punches kada araw. Bali na master nga ni Netero ang Nen ability niya na enhancement type. Bukod dito kaya niya ring maging isang manipulator, emitter at posibleng pati conjurer at transmuter din. Nakita nga natin ang full capabilities ng lakas ni Netero nung makalaban nito si Miriam, kung saan ginamit niya nga ang 100 type Guanyin Bodhisattva. Ito nga ay ang malaking statue ng Guanyin na may 100 hands na sumusunod sa bawat galaw ng kamay ni Netero pag dinidikit niya lang yung dalawa niyang palad. Meron niya itong first hand position na kung saan ay kaya nitong dampain ang kalaban pabaon sa lupa gamit lamang ang isang kamay. Sunod ay ang third hand na kayang ikulong ang kalaban sa kamay nito hanggang sa masuffocate ito. Next ay ang 99th hand na kayang mag-perform ng multiple punches sa kalaban. At ang huli naman ay ang zero hand kung saan ito nga yung pinakahuling atake ni Netero. It means nagagawa niya lang to kapag hindi na niya kayang ma-perform yung ibang ability ng Guanyin. Bali ginamit nga ni Netero to nung time na isa na lang yung braso niya. At ang nangyari nga ay naglabas ng isang sobrang lakas na light beam itong Guanyin mula sa bunganga niya. Matapos niya nga itong magamit sa laban kay Miriam, naubos yung physical strength niya at mas tumanda pa siya. Pero itong atake nga na to, yung may mas naging epekto kay Miriam kesa sa ibang atake na ginawa ni Netero. Kaya masasabi nating napakalakas na itong atake na to. Pero dahil nga sa hindi pa rin namamatay si Miriam sa supposed to be na last attack ni Netero, na-trigger si Netero na gamitin ang pinaka-final attack niya. Kung saan kapag tumigil nga yung tibok ng puso ni Netero, madedetonate neto yung bomba na nakatinim sa puso niya. At tinatawag nga yung technique na to na Poor Man's Rose. Isa nga tong mass destruction weapon na kung saan ang usok neto ay magpo-form ng parang hugis rosas. Meron ding poison ang usok neto. Kaya ang mga kalanghap neto ay panigurado malalason. So ito ngang kakayanan ni Netero talaga nga namang kamangha-mangha dahil nagawa nga niyang mamaster ang kakayanan ng Nen ability niya bilang isang normal na tao lang. At nakita naman natin yung effort niya mapatay lang si Miriam sa huli. Kaya ito ang dahilan kung bakit inilagay ko siya sa top 2 sa listahan natin. At ang nanguna nga sa ating listahan obviously si Miriam. Si Miriam nga ay isang king of Chimera Ants. Technically, isa siyang langgam. Pero guys, hindi lang basta kasing liit ng isang langgam itong si Miriam. Dahil may taas ngang 2 metro o 6 feet itong si Miriam. Ang kanyang Nen ability naman isang specialist type. Independent nga itong si Miriam pagkapanganak pa lang sa kanya ng Chimera Ant Queen. At nagawa niyang magpakita agad ng Nen ability. In fact, kahit nasa tiyan pa nga lang siya ng nanay niya, pinatahimik niya na agad to. Ang galing no? De joke lang. Kaya niyang mag-consume ng aura ng isang Nen user at idagdag ito sa kanyang aura mismo. Ito nga yung tinatawag na aura synthesis kung saan magko-consume ka ng aura at mako-convert ito into energy. At kung kakainin naman ni Miriam ang isang Nen user, makukuha niya rin ang Nen technique na meron ito. Tulad nga ng ginawa niyang pagkain kila Poof at Yuppie. So para sa akin kaya nasa top 1 itong si Miriam dahil sa pinanganak na siyang likas sa kanya ang Nen. Kumbaga literal na hari. Nagawa niyang makamit ang mga Nen ability sa pamamagitan lamang ng pag-consume ng other Nen users. Wala nang training-training. Tamang chibog lang. Hindi na nga niya kailangan pag-aralan o paghirapan ang Nen niya. Dahil nasa kanya na nga ang Nen, execute na lang ang gagawin niya. Pati na rin dahil sa kung paano siya minold ng Chimera Ant Queen, which is yung pag-consume ng rare humans. At kung kakalabanin man siya ng isa pang Nen user, tiyak na mananalo itong si Miriam. Dahil bukod nga sa mabilis siyang kumilos, mabilis din siyang mag-isip agad. Mabilis niya ring natututunan at napag-aaralan ang movements ng mga nakakalaban neto. Kaya naman ito yung dahilan kung bakit nagawang matalo ni Miriam si Netero. Kumbaga pinanganak siya na parang kakambal niya na mismo yung Nen. So paano pa kaya kung hindi lang
ng pagkain yung ginawa ni Miriam para magkanin ability, di ba? And guys, take note lang ah, si Miriam nga ay only 40 days old lang. Yes guys, 40 days nga lang yung tinagal niya sa mundong ito. Pero ganun na agad siya kalakas. Paano pa kaya kung mas tumagal pa siya tulad ng kay Merya and Queen? E di posibleng mas lalakas pa siya. Dahil mas malaki nga yung chance na mainsayo niya yung kakayanan na meron siya, di ba? And that's it. Yan na nga yung top 6 ko na pinakamalalakas na NEN users. Ipapaalala ko lang ulit guys ha, sariling opinion ko lang yung nasa listahan na to. Ngayon kung hindi kayo sang-ayon o magkaiba tayo ng listahan, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling nagustuhan nyo naman tong video na to, huwag na kayong mahiyang pindutin yan like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre huwag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang. Peace!